So, alam mo ba nung time na ano na karon ako ng ano ng time kasi yung pangalan ko hindi ko alam kung sino nagbigay. Hindi ko alam kung si mama o si papa nagbigay sa akin. Hindi ko alam kung baka nurse, yung nurse siya nagbigay kasi ang base lang sa kwento ni mama parang kasikatan ni Michael Jackson yun yun and 1970 ako pinanganak. Nung time na nakakuha ako ng mga books tapos nakita ko isa sa nakita ko yung iba't ibang pangalan ng tao, baby. So naglista na rin ako sa sarili kong name. And siguro kung halimbawa masasabi ko to sa anak ko, ito na lang yung kopyahin niyang pangalan kung bawa magkakaroon siya ng pamilya, anak. So ito. So alam niyo ba, meron pong meaning yung pangalang Michael. Sa Hebrews meron siyang meaning tapos kung ako naman, gusto ko magkaroon ng pangalan na anak na lalaki, Raymond. Kasi yung Raymond, meron siyang meaning o yung tiyatawag na wise protection. So, kung Matthew, gusto ko din siyang maging pangalan. Kung bawa, magkakaroon pa ako ng ang bawa, yung apo, ganun, gusto ko magkakaroon ako. Pero, gusto ko yung mga, no, mga dobleng pangalan. Kasi, kagaya ng anak ko, Michael, ah, tapos mayroon siyang second name, May. So, parang kasing ginagawa ko, bawa, kung susundin niya, bawa, Michael Raymond. Yun, dalawang name. Bawa, yung anak ko, nagkaroon siya ng pamilya, tapos nagkaroon siya ng anak. Ito lang gawin mo, anak, dalawang pangalan, Michael Raymond. So, yung Michael at saka yung Raymond, meron siyang meaning. Tapos, ang bawa, mahilig ako sa Nicole. Nicole, Sarah Vera. So, yung papangalan niya, kung babae naman, Nicole, tapos Sarah Vera. Vera, as in, second B, tapos ERA. So, Nicole Sarah Vera ang gusto ko yung pangalan. Yun sa magiging apo ko na babae. Tapos, yun, may mga meaning din kasi yung Nicole, tapos yung Sarah, tapos yung Vera. Halimbawa, Sarah, tapos Victoria. Yun din yung gusto ko yung pangalan niya. Tapos yung Emmanuel. Ingay naman. Yung Emmanuel, sa pinsan ko yata, meron akong pinsan na pangalan Emmanuel. So, Emmanuel tapos Matthew. Yun. May mga meaning kasi yung mga Emmanuel, Matthew, Michael, Raymond, tapos yung Sarah, tapos Victoria. Meron siyang meaning, bawat name. Pero, pinagtutuksan-tuksan ko kasi nagsimula na ako sa panganay ko kay Ella. Yung pangalan niya, Michael LaMay. So, may second name. First name, second name, tapos ganun-ganun. And, itong mga name na to, siguro yan, mapapansin mo yan. Inlisto ko talaga yan. Inlisto ko talaga yan. And nung time na nagkahiwalay kami ng asawa ko. So hindi ko gawa din ako ng letter noon. So kumusta man. Yung pagmamahal na alay ko sa iyo, iidinggin. Araw gabi kitang nais na makapiling. Pag-ibig ko sa iyo, bakit ba ganito? Laging ikaw tanging laman ng puso at isip ko. Naalala mo pa ba ang ating nakaraan? Nakaisaya, tunay na pag-ibig at kaligayahan. Bakit ba ganito? Bakit tayo pinaglayo? O kay sakit na darama nito ang puso ko? Umaasa pa rin makikita pa rin tayo, lumipas man ang panahon, na nananatili yung pag-ibig ko sa iyo. Naalala mo yung ano, yung parang yung kanta niya no, ni Ogie Alcacid. Lumipas man ang panahon, kaya ko ito. Ano, naalala ko kasi, meron ako napapakinggan kanta, yung Bandang Lapis. Parang mas pag na din dati naman kasi mahilig din tayo sa music pero nung nakapanood ako nung AGT yung American Got Talent talagang ibigay mo talaga pag magpe-perform ka sa isang contest ibigay mo talaga ang best mo and yung aksunta pag napakinggan mo yung kanta ng Bandang Lapis talagang mas akala mo sila yung original yung emotion yung matured ng is ng kanta, yung boses, mas talagang pure energy talaga yung ibinibigay. Kasi ako naman talaga mula nung syempre walang asawa, meron akong naging kabarkada ng mahilig mag video kay sa mga bar, sa mga babaihan. Yun yung naging hili ko and hili ko na kumanta sa video kay. Tapos i-share lang kami ng mga problems namin, mga sa buhay namin bilang tatay, bilang ama.
Tapos nag-share din kami ng mga experience namin sa hanap buhay, mga ano, tapos kanta-kanta lang kami. And yung kapapanood ko ng ano ng American Got Talent, talagang ano, talagang yung pagkumanta, yung galaw ng kamay, yung boses, yung emotion, yung lahat na yata ng yung nagpa-plodding yung boses, talagang nagkataon lang talaga hindi ako binagaya ng yung ganung hilig o ganung boses kasi gustong-gusto talagang kumanta. And minsan dito kumakanta ako, ay natutunan ko din talaga pag gagawa ka ng recording kasi nga sound system yung aking trabaho, tagabuhat lang ako ng may speaker. Talagang magkakaroon ka talaga ng ano, kapapanood ko na may video yung bumunta sa North Korea, naggawa sila ng music. And then pag mag-hap ka sa YouTube yung mga iba't ibang parang tawag dito, nakalimutan ko sa English yun, improvise na instrument. Ang dami pa lang pwedeng instrument. Sa totoo lang, hanapin mo yung improvised instrument sa Pilipinas. Lahat ng klase ng ano, yung kahit yung magtambol-tambol ka lang, gumamit ka ng walis ting-ting, o kaya yung pat, yung kawayan, igaganyan-ganyan mo siya. And marami yung lahat ng kanyang music, makapag-produce ka ng kanta. Yun. Ako naman kasi, nung bata ako, siguro kasi nakitira lang ako sa tita pag-asa ko nun, mahilig ako magsulat. As in talagang bahay lang ako. Siguro yun yung naging ugali ko. Bahay, tapos school, tapos laro, tapos yung sulat na sulat. Kasi mahilig, ang dami kasi naming magazine yun, comics. And naging part ako kasi ako ng ano, nung comics. Kasi yung nanay ko, mahilig magbasa ng comics noon, mga magazine. As in yung Aliwan, yung si Ping Pong, yung horror. Lahat, kasi kapitbahay namin, sa kabilang kanto, may tindahan ng comics yun eh. Rentahan ng comics. Mahilig kami magbasa ng comics. Yun yung naging influence sa akin and di ko yung makakalimutan. Then, syempre, nagkaroon din ako ng nakakilala, mahilig sa pocketbook, driver. So, ang dami namin pocketbook. Tapos, nung nasa peryahan kami, sila tita, sila kuya, mahilig magbasa ng pocketbook. Mga lalaki kami. Syempre, parang pambabae lang yun. Pero, pag nakaisa din sa influencer, naka-influence sa akin yung pagbabasa noon. And yung paggawa ko ng ang ganda tula, hindi nangyari sa buhay ko yun. Sinusulat ko siya. Pero meron pang ano, pag manood ka ng Cara David, meron kang matutunan mas higit pa na talagang saktong-sakto yung content na marami kang malalaman sa kanya. Yung sa akin kasi parang ano lang yan, parang yung sama na loob ko, kaya galit ko, kaya yung emotion ko nung nawala yung mahal ko sa buhay. Tapos sinusulat ko lang siya. Halimbawa, yung kaligayahan ko nung nagkaroon ako ng anak, nililista ko siya. Medyo kasi ako maglista. And yun, siguro malaking factor o malaking bagay yung nakaraan ko. Kaya naging ganito ako. And yun, dito ko na po tinatapos ang vlog na to. Sana hindi ko pa masyadong masabi lahat-lahat kasi nga malulobat na naman yung cellphone ko. And then, yun, ang sobrang init na. So, yun lang and bye for now.